Magandang araw mga bata! Kumusta kayo? Ngayong araw ay ating pag-aaralan ang asignaturang Edukasyon sa Pagpapakatao. Unang Markahan, Module 3. Katotohanan, pagninilay-nilayan ko. Bago natin simulan ang ating aralin, tayo ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa araw na ito. Kami po ay humihingi ng sapat na karunungan upang lahat ng aming mapag-aaralan ay aming matutunan. Ito lamang po ang aming samot na langin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Handa na ba kayong makinig at matuto, mga anak? Magaling! Simulan na natin ang ating gawain. Alamin. Alam nyo ba na karamihan sa mga impormasyong ipinababatid mula sa balita, patalastas, programang pantelebisyon, internet o social networking sites ay mapangikayat at akit-akit? Ang mga batang katulad mo ay maaaring madaling mapaniwala ng mga ito. Isang paraan ng pagbabalansa ng impormasyon kung ito ay totoo o hindi ay pagninilay-nilay. Ano kaya ang mga salitang kasing kahulugan ng pagnilay-nilay? Tama! Ang pagnilay-nilay ay nangangahulugan ng magmuni, magkuro, magbulay. Ito ay tumutukoy din sa pag-iisip ng mabuti ng isang tao kung ano ang tamang paniwalaan. Totoo ba ang impormasyong ibinibigay sa atin? Paano mo malalaman ang katotohanan sa hindi? Sa module na ito ay inaasahang makapagninilay ng katotohanan batay sa mga nakalap na impormasyon tulad ng balitang napakinggan, patalastas na nabasa o narinig, napanood na programang pantelebisyon, at nababasa sa internet at mga social networking sites. Subukin. Basahin ang bawat pahayag at isulat ang malaking titik T kung tama at malaking titik M naman kung mali. Gawin ito sa iyong kwaderno. Balikan. Sa unang module na iyong natapos, alin sa mga sumusunod ang mabuting dulot ng pagsangguni muna ng katotohanan sa taong kinauukulan bago gumawa ng anumang hakbangin? Lagyan ng check ang mga ito. Tuklasin. Basahin ang dialogo ng mag-ina at pagkatapos ay sagutin ang mga tanong sa ibaba. Tandaan mo, hindi lahat ng impormasyong maaari mong marinig, mapanood o mabasa ay may katotohanan. Iba-iba ang layunin ng mga taong nagbibigay ng impormasyon kung kaya't hindi lahat ng katotohanan ay nilalantad. Ang katotohanan sa likod ng pagbibigay ng impormasyong ito ang kailangan mong matuklasan. Kailangan mong pag-aralan ang mga impormasyon mula sa balita, patalastas, programang pantelebisyon, nababasa sa internet at mga social networking sites. Ang pagkakaroon ng kritikal na pag-iisip ay hindi lamang pagsusuri kung hindi ang tamang pagninilay-nilay sa katotohanan ng mga impormasyong ito. Ang pagninilay ay ang pag-iisip ng mabuti kung anong mabuting gagawin sa isang bagay o sitwasyon. Tinatawag itong pagmumuni-muni, pagkukuro-kuro o pagbubulay-bulay. Marapat na nakapagninilay ng katotohanan batay sa nakakalap na impormasyon upang hindi magsisi sa bandang huli. Ang wastong pagninilay-nilay upang alamin ang katotohanan ay makatutulong sa pagbibigay ng tamang desisyon o hangarin sa anumang gagawin. Suriin. Suriin ang patalastas. Pagyamanin. Unang gawain. Basahin ang sitwasyon at sagutan ang tanong pagkatapos nito.
kalawang gawain. Basahin ang sitwasyon at sagutan ang tanong pagkatapos nito. Isa-isip. Bakit mahalagang pagninilay-nilay ng katotohanan mula sa mga nakalap na impormasyon? Kumpletuhin ang pahayag sa loob ng kahon. Sagutan ito sa iyong module. Isagawa. Basahin mabuti ang patalastas at sagutin ang mga tanong pagkatapos nito. Sagutan ito sa iyong module. Lagyan ng check ang bilang na tumutugon sa pagninilay-nilay ng katotohanan mula sa mga patalastas na nabasa at X naman kung hindi. Karagdagang gawain. Habang nagpapahinga ka, napansin mo ang patalastas ng ice cream sa pahayagan. Agad mo itong dinampot at binasa. Natakam ka sa larawan at ang mga pahayag tungkol dito. Bukod sa mura na, may libre pang lunchbox na magagamit mo sa pasukan. Dali-dali mo itong ipinakita sa nanay mo upang bilhan ka nito. Agad naman siyang pumayag. Ngunit, nang bibilin na niya ang produkto, hindi ito pumasa sa kanyang pagsusuri. Kung ikaw ang gagawa ng patalastasang ice cream, ano-anong sasabihin mo upang ito'y tangkilikin ng mamimili? Isulat ang patlang ng iyong sagot. Sagutan ito sa iyong module. Marami ba kayong natutunan sa ating aralin? Magaling! Dito na po natatapos ang ating module B. Maraming salamat po! Hanggang sa muli, paalam!